General Bandar, kumusta na po kayo? Alive and kicking na katulad ng mga inaasahan ng ating mga supporters. Dahil nagbabasa ko palagi ng mga comments sa mga comments ng mga subscribers ninyo, ng mga Banateros brothers, at hindi lang kayo, pati na rin sa ibang vloggers, nagbabasa ako. Kaya masabi ko sa tulong ng mga comments na yan, ay lumalakas ang loob natin kasi maraming umaasa talaga na ipagpatuloy pa rin natin ang laban at lumabas ang katotohanan. Banat Bay, Coach Oli, at Boss Dada. So, umpisa na lang natin itong tanong po natin. Una-una sa lahat, asan po ba kayo? De, joke lang. Biro lang po, hindi po natin alam. Linawin po natin, hindi po natin alam kung asan po si General Bantag. At nagpapasalamat nga tayo dahil binigyan tayo ng pagkakataon ang Banateros Brothers para makausap. Coach Oli, meron ka bang katanungan, Boss Dada? Una, we miss you, General Bantag. At tayo po ay nakapanood ng mga hearing dyan sa Senado at saka sa Kongreso. Simulan po natin siguro doon. Ano na nangyayari ngayon sa Bucor? Oo nga, napapanood ko rin at nakasubaybay din ako sa mga hearing na yon. Kaso nga lang minsan, nawawalan ako ng gana kapag yung mga nagtatanong na mga politicians doon ay parang malamya. Alam naman ninyo yun eh, di ba? Parang imbis na investigasyon ang pinuntahan doon dahil nga in aid of legislation. Pero parang pumunta pa para konsentihin kung ano yung kalokohan na nangyayari doon. Nakakawalang gana. Parang in aid of election yun eh. Kilala ko yung sinasabi ni General Bantag ngayon. Oo, Don, pero yung hindi naman sila lahat ganun. Doon sa Senate, mayroon naman nagtatanong si Senator Tolentino. Maganda yung mga tanong niya eh. At may panakanaka naman na bumubukol din sa ibang senador sa mga tanong nila. Pero yung iba rin kasi parang kinukonsinti pa si General Katapang yung mga pagpasok ng droga, mga mahabang baril, yung mga alam naman ninyo yon, kahit siguro hindi ko ulitin. Pero mas nakakabilib talaga at bumibilib talaga ako sa Congress, sa House of Congress. Doon magagaling magtanong, lalo na sina kung ako, kung Bosita, kung Abante, kung rehensya. Minsan kasi hindi na ako nanonood eh, dahil sabi ko nga, paulit-ulit lang at nakakabuisit yung mga sagot ni General Katapang. Parang ang sarap ano yun yung tainga, anong sabi niya, yung natirutin ba? Kasi parang bata eh. Ang sarap batukan. Recently, meron huling Senate inquiry. Tapos, alam naman natin na supposedly, si General Katapang yung nasa hot seat doon. Pero madalas sa kanyang mga statement, yung panahon mo, yung kanyang binabanggit. Ayan. So, ano kaya sa tingin mo, General? Or Mr. Banta, ganun sa tingin mo? Bakit ganun ang ano nila? Ganun ang galawan nila dyan sa kanilang hearing sa Senado? Hindi ko marinig maigi yung pinakahuling dugtong ng question mo, Boss Dada. Pero parang, paano, pakiulit nga? Parang ang tanong ni Boss Dada is, kasalanan mo pa rin daw hanggang ngayon ang lahat ng kapalpakan dyan sa Bucor. Copy. Oo nga, sila yung supposedly dapat sumasagot ng mga kabulastugan ngayon, pero ang kanilang sinasabi doon, lahat puro nangyari nung time mo at minana lang daw nila lahat yan. Tama ka doon, Boss Dada, kung ang palaging sinisisi, lahat na lang ay sinisisi hanggang ngayon sa akin. E samantalang ang tagal na niya doon, halos isang taon na siya doon. Pero itatanong ko lang din naman sa kanya at sa lahat ng mga subscribers ninyo at saka mga maaring manood dito, ang itatanong ko ay, naging ganun ba kami nung ako ay ilagay na bagong DJ at ayusin ang Bucor? Siguro kahit minsan hindi ako nagsalita na inayos namin yung mga kapalpakan ng mga
pinalitan namin. Wala kaming ganun eh. Wala kaming ganun. Kaya nga, ugaling bata itong si ano, parang kumbaga yung lollipop ko eh, ano, parang ganun eh. Ang ano, hindi ko maintindihan itong ugali nitong si General pa naman to ah, four-star general na naging chief of staff ng AFP. Sa bagay, palpak na naman siya doon dahil nga namatay, nagkamatay yung mga sa 44 noon. No wonder naman na ganun talaga ang ugali niya. Malamang, noon at hanggang ngayon na siya ang jefe ng Bucor, yun talaga ang scapegoat niya. Yung kapag may kapalpakan siya na panahon naman na niya, ituturo pa rin niya na minana ko yan, kasi yun ang naririnig sa kanya eh. Minana ko yan, ganon. Ang dami niyang sinasabi. Gusto kong mag-react talaga sa mga sinasabi niya doon. Katulad ng 1 billion daw. Sinabi, plunder, kaya ano, hindi naman tinatanong yon. Ang tanong ng Senate ano dyan, dapat yung bakit nakapasok yung mga mahabang baril na nakita ni, nalaman ni Congressman Tolfo na pumutok pa, M16 sabi. Bakit yung pahopya, ang laman, shabob, ang daming kalukuhan pero ang sinasabi niya, yung kapalpakan ko daw, mga kasalanan ko, plunder case ko daw. Akin nasuwan ako dahil sa naubos na daw yung 1 billion pero hindi pa natatapos yung project. Kalukuhan yun. Sino ang kontraktor na magpapatuloy kahit lugi? Nagpapalusot naman ang walang yang katapang na yan. Utang ina niya. Kasi nga, bakit ano? Bakit sasabihin ng mga kontraktor na hindi, ano, ipagpapatuloy namin yan. Saan ka makakita ng ganun? Kahit lugi daw itutuloy. Ang katotohanan kasi, tuloy-tuloy lang yung ano, yung kontratang ganun. Nasa tamang proseso. Hindi naubos yun. Tuloy-tuloy ang proseso. Kaya nga ginamit nila yung binida niya na bagong kulungan. Kami ang may gawa nun. Kami. Yun yung mga minana niya, yung magagandang yun. Yun ay hindi niya sinasabi. Actually, nadinig ko yun eh. Nasermonan siya doon ni Combosita dahil para siyang hindi general. Parang ganun lumalabas na kung ano-anong pagbintang, kayo tinuturo. Pag magandang accomplishment, inaako. Eh, ganun po ang nangyayari. Inaako niya, Tom. Tama. Oo. Ito ba tanong ko? Tama to yung sinabi mo. Kasi parang naligaw tayo doon sa narinig ko sa hearing, para po tayong naligaw doon sa ang issue po kasi nangyari lahat yan, pumutok yan nung barilan. At nawala tayo doon sa issue nung barilan. Tama. Sabi nyo doon, General Banta, doon sa na nangyari sa Bucor. Oo. Nagkaroon talaga ng congressional hearing in aid of legislation kasama ng Senate dyan dahil kay Congressman Tulfo. Na mayroon siyang informant na nagsabing may M16 na pumutok sa riot na yun ang gamit, tapos yung mga shabunang mga sumunod pa, biglang na ship sa takas. Kung tutuusin, mas mabigat para sa akin, opinion ko lang yun, pero as dating DG dyan at saka dati rin naman akong BGMP, nag-retire na nga ako sa pangungulungan na trabaho, ay opinion ko ito. Mas mabigat yung pagpasok ng baril, yung pagpasok ng mga bulto-bultong shabo na sinabing nasa loob ng hopya. Kung tutuusin, pangalawa na lang itong ano eh, itong takas na ito. Dahil lang kulungan talaga ay natatakasan. Ngayon kung ang tanong niyo sa akin, nung panahon ba namin ay natakasan din ako? Kami? Oo, natakasan din naman kami. Pero kakaiba yung sa amin. Bakit kakaiba? Kasi pinalabas namin yon sa mainstream media. Hindi namin tinago yon. Bakit namin pinalabas sa media? Kasi wala naman kaming itatagong ano eh, kalukuhan. Unlike sa kanila, ito hindi ko naman ina-accuse na kung ano yung mga kababalaghan na nangyari dahil hanggang ngayon wala tayong alam kung bakit nakatakas yun. Pero sabi ko nga, pina-mainstream media namin yung takas na yun. Hindi namin tinago. Bakit sila tinago nila? Kung hindi pa mabisto, sa kanila sinasabing, oh ito na nga yung tumakas. Yun ang reaction ko dyan.